Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video is mag-sharing lang ta. So, my background is lives. So, for today's video is mag-share ta sa ato ang last week na lesson learned, charot, sa ato ang self. I hope na tana makarelate or kung kinsa to'y makarelate, charot. So, especially atong mga tao na hilig mag-post sa Facebook sa ilang mga personal problem. So, angay ba nato i-share yun ato ang mga personal problem sa social media? Angay ba o dili? So, mo na atong topic karon. So, wala pa tayong intro. So, bago pa lang tuod ka sa akong channel, ako si Vikay. So, mag-share-share lang tadri sa ato ang YouTube channel. So, angay ba nato jud i-share sa Facebook ang ato ang personal problem? Angay ba o dili? So, dili. Dirita mag-start sa dili. Okay? So, unsay makuha ni mo kung dili ni mo i-share imuhang personal problem sa imuhang social media. So, ang makuha ni mo diha, peaceful. Peaceful, wala lang na hinatabo. Wala kay kaaway. Wala mag-comfort sa imuha. Panalo sa imuha tao, grabe nakaka-lonely. Charot, joke lang. And gusto lang ni mo na i-private lang ni mo imuhang personal problem. Peaceful ang mahitabo. Diba? So, sa angay ni mo i-share, kani ang mahitabo. I-post ni mo sa personal, i-post ni mo sa Facebook ang imuhang personal problem. So, unsa yung mahitabo? Nay uban na, of course, na-adjoy tao na makasabot, nay tao na mo-comfort, nay tao makasabot sa sitwasyon, na itaw na kampon sa tanas na manggawas, na itaw na magbubuli sa imuha. So, kung isa ka sama na ako na hilig mag-post sa social media about sa personal problem, okay ra mo kamusta mo? Wala mo na triggered? Nakakita ba mong away? Nakakita ba mong mga some people na kampon ni siya tanas? Last week, I post my personal problem. It's because na gusto lang nako igawas. Kay, or batasan lang na ako siguro ang kanang mag-share. Always mag-share. Not all problem, but all. Sa unsa lang i-share. Kay, sa ako ano lang pagkatao, hinoon. So, hinitabuan na akong i-share na ako is a personal problem. So, dili okay. Dili okay. So, some people yun nag-comfort sa akong maayo. Through messenger, through comment section, but accepted naman sa mga ano, na mga good comment, compliment na nga na. So, nagyo yung mga tao na ginabuli ka, ginadoot pa kanila. So, unsay resulta? So, matriggered ka, maglagot ka, additional stress, additional sometimes, madepress pa ka kay gusto ni mo ka ng masabtan kanila, but you can murag dili kanila masabtan, pero nagyo tao na makasabot na mag-comfort sa imuha as ikaw. And this person is blessings from above na naa sa imuha, niabot sa imuhang kinabuhi. Kung ikaw na mga viewers, kung ikaw nag-suporta ano, kung ikaw friend mo sa Facebook, kung peep kanang nag-post sa imuha or nag-post sa Facebook na dili okay, na problema, kung wala kay tarong maistorya, kung wala kay tarong na comment, better it's maayo na lang na dili na lang kamo comment, dili na lang kamo istorya og mga unsa dili maayo kay kanang nag-post is dili okay. Bear respect to yourself and respeto po. Kung nakirespeto sa imuhang kaugalingon o nakirespeto sa tao, it's better na ayun na lang story. It's better na to make it silence. Basan ba, anong ma-offend ang tao sa imuha, di ba? Wala ka kabaloon sa feeling sa tao, tapos magpakaaron ing nun kadihaan na mura ka feeling perfect ta. And then, you're posting yourself sa imuhang kaugalingon account na nagpadungog-dungog po ka. What is the main reason for that, girl? Hello? Diba? So, dapat, kung feel ni mo, dili okay ang tao, ayaw sa kayay, dili nagali okay ang tao sa kayan pa ni mo, kasi purpose ni mo, are you happy? Diba? You're not happy, kung balik taro na sitwasyon, kung inaingana mo ang sitwasyon, kasi feelings ni mo, tapos inaingana ang bugas sa ubang tao. Some people nagpost sa Facebook, it is because of comfort, magpa-comfort, especially sa mga
kasama na ako na diri sa Middle East, usahay mapagawas na lang namo diri sa Facebook. Not all, hindi na ma-delete pod tanan, pero almost nagapagawas na mo among gibati sa among mga gipangkuan is diri sa Facebook. Kung sa Pilipinas basihan mo rag nagpapansin, nagpaka-OA, pero wala may way. Wala may ang uban na ay way, but some people way mo na nagapost na lang sa Facebook. But I understand now nga nung na yung mga ubang tao na dili nila i-post nila sa Facebook ang ilang mga personal problem para hanay tuod, para peaceful tuod ang mahitabo. Pero sa ako, ano, murag na challenge ko last week kay, di ba, nag-post ko, nakakita hinuon kog away, nakakita na hinuon kog mga kuan, at least nakita na ko ang tinuod na tao. Tinuod na ko na amigo, tinuod na, kanang tinuod na concern sa ako, ah. Nakita na ako na concern sila na through messenger naga-chat sa ako and at asking why naga-totally advice and then ginistorya. Kisa may tao tagaan kag time and effort para tagaan pa kag advice sa sobra ka-busy sa mga tao, sa sobra ka-stress sa panahon karon, tagaan pa kanilag time, tagaan pa kanilag advice, and good for you kung naay tao moabot sa kinabuhi nimo sama ana. Pero mga tao na mga bully, mga perfect, mga feeling perfect, it's better to be ignored. Really, na yung mga na'y ubang tao muingon sa imuha na pasagdi na lang sila. You can't deny yourself na pasagdan sila. Lami, yud ka ng patulan, yud, of course. Para basin ba ka ng murag, wala sila kamata sa gibuhat nila. Kung wala kay mabuhat, kung wala kay maayo na ikaingon, it's better to make it silence. Akala mo naman talagang perfect, di ba? Parang walang pakiramdam na parang ipapamukha mo sa'yo na karapat-dapat ka masaktan, karapat-dapat kang magalit. You have no right to be happy anymore. You have no right to be always happy. kay perkit joker, kay perkit good vibes lang, sige, and ipafili mo sa tao na murag walay karapatan na malipay, way karapatan na mag-emot. Diba? Kanang makikumbaga ba, kanang makibakan ka na lang na ingon ang sitwasyon. God, my God, may mga taong ganyan, ang hirap pakisamahan. Especially dito sa abroad talaga, pag mga problema sometimes, hindi nyo napapansin, almost nag-post sa Facebook sa mga personal problem. Kaya nung murag, ako hilig ko mag-post of personal problems sa mga Facebook. Sometimes may mag-message ako, what happened? Kanang dili misanay na ingana ka, dili misanay na murag nakikaaway. Hello? Normal naman ko, tao raman ko. Normal ako masuko, normal ako masakita, normal raman ako mag-joke. Ano ba? Good vibes lang. But, bear respect, yung maabot magin sa time na sa ato matag-usa na dili ta okay, bear respect na lang kay kana na mga feelings sa gibati sa nagpost is dili ka, dili gani okay mao nagpost, mao gali gipagawas ni ang gibati kay dili siya okay. So ang imo dapat buhaton ana, kung dili okay imong ingon, it's better to make it silence na lang ikaw kay dili ka makatabang. So nanginahangla na siya comfort zone na dili siya okay, dili gani okay ang tao imuha pambulion, dili pagali okay ang tao imuha nimo sakyan. Magpakaroon ingnon man kanang murag wala, dili pud ka naka-feeling ana, kanang nagpakaroon ingnon man pud ka na perfect ka, dili pud siguro ana kay matag usa ka nato nagyuday nga na kaugalingon problema na ginakuan ka pa sa atong kaugalingon sa ato ang kinabuhi, diba? It is a challenge for ourselves na yung mga problema dapat na i-solusyonan or i-challenge sa atong kaugalingon kung asa yun takutob, diba? And those person tood na nakasabot sa sitwasyon na ako, especially itong time na down jud ko, thank you guys sa pag-comfort, sa dili okay na dili okay yun. But as of now, I'm okay.
nakapag-move on na, and then pag dili tud ka okay no na yung mga maaktibidad sa imong kinabuhi na mamawad-an kagana. Nabiskan pa tud about sa ibutang na to, particularly in love life, pag barukin ka. Nabot sa time na murag dili ka gustog ka istorya, dili ka gustog mga murag mawad-an na kagana, but naagihapon. So I describe that self, I describe that situation is murag need ka self-healing, murag need ka na sa imuhang kaugalingon sa magmuni-muni ka to be heal yourself, kay it's not easy na sabihin nila lalaki lang problema na yan, ba't inaawot ng ganito, bakit sobrang ganyan, excuse me, siguro hello, malaking impact sa life na to pag abot sa relationship na nakaproblema ka, especially sa mga nagkahiwalay or naghiwalay na, may mga annulment na nangyari, may mga cheating na nangyari, it's not easy na biskan nga na ang sitwasyon. That's why be respect to each other na dili okay. Dapat makibaka ka, dapat na makiano ka sa tao, kay you're not perfect pud na pagkatawo. That's why na be kanang makasabot ka sa sitwasyon, not be bully one.